Hey yo, good day everyone, Sky River here, man cannot ride. Ngayon yung isa sa mga pinoproblema ng mga big bike riders, yung mga merong motor na naka-manual transmission o yung sinasabi ng iba na merong clutch or ang tawag pa ng iba is naka-declutch. Okay, yung paghahanap ng neutral. So, maraming na-challenge dyan. Kailan hinahanap ang neutral? Okay, una, pag magpaparada. Pangalawa, kapag nasa stoplight. Now, napakaraming usapin ng paghahanap ng neutral. Maraming mga motor ang may mga kanya-kanyang mga storya sa maririnig kayo na merong motor na talagang mahirap hanapin ng neutral, merong motor na madali, merong motor na minsan madali, minsan mahirap. Pero sa tunay, ito, the easiest way to solve yung problem ng paghahanap ng neutral, the easiest way to avoid the issue of having the difficulty of looking for the neutral is don't look for it. Don't find it. it's as easy as that. Kapag magpaparada kayo, just park in gear. Park in first gear. Okay. Now, one time, may napanood akong video sa TikTok na merong mga motor na merong tinatawag na side stand slip or side stand creep. Yung mga tipong yung mga side stand kapag nakababa tapos nakaparada yung motor, umuusad yung motor tapos natutumba yung motor. Now, syempre, hindi ko pa man naranasan yun at saka hindi pa ako nakakita talaga ng ganun. Pero napanood ko yun na merong mga motor na may ganung klaseng problema. Then, there's this one time na nakapanood ako ng video na yung motor nakaparada sa parking lot, parang ganito, naka-side stand, tapos may sasakyan dito, inatrasan yung motor. Ngayon, yung motor, dahil naka-neutral, pag-atras niya, nung naitulak yung motor, nadrag yung side stand, natumba si motor. Another video I saw from a Filipino moto vlogger naman, si Torky. One time, nagpunta sila sa Tagaytay, and along the way, nag-stop over sila to take a look at the view. Ngayon, yung pinag-stop over nila, palusong. So, nung nag-side stand si Torky, naramdaman niya na uusad yung motor niya. Kaya sabi niya sa mga kasama niya, oh, mag-primera kayo. First gear, kasi umuusad yung mga motor. So that's it. The solution to finding neutral is to just don't look for it. Huwag niyong gamitin kapag nagpaparada ng motor. Park in gear. That's it. Ano yung benefit ng parking in gear? When you are parking in gear, hindi gagalaw yung motor. Hindi siya maitutulak, hindi siya mahihila, hindi siya madadrag. Siyempre, kapag naatrasan at nabangga, matutumpa pa rin. Pero, mas stable yung motor dahil naka-lock yung transmission niya kasi naka-primera. So, hindi gugulong basta-basta yung motor. That's the benefit of parking in gear. Ngayon, ito yung napansin ko. Ang napansin ko, lalo na sa mga big bike riders, gusto nila nakaparada ng neutral. Dahil, pagbalik nila, start nila yung motor para ipagmalaki yung malakas nilang exhaust. Tapos pag nagsuot ng gloves, bomba. Pag nagsuot ng kabilang gloves, bomba. Habang nagsusuot ng helmet, bomba konti para ipagyabang yung malakas nilang exhaust. Yeah, parang ganun-ganun lang yan. Or, ito, ang iba, kaya niya ka-neutral kasi pag sasakay na uli sila sa motor, start nila yung motor, tapos hahayaan nilang mag-warm up ng 5 minutes, 10 minutes. Well, siguro, hindi pa nila napapanood yung video na ginawa ko tungkol sa kung paano yung proper way ng pag-warm up ng isang EFI big bike. At hindi na kailangan ng 5 minuto. From cold start, 60 seconds lang. From stopover, 30 seconds. Solid na yun.
So kapag pumarada ka ng in-gear, naka-primera, pag sakay mo, sakay tayo. Ayan. Pag sakay mo sa motor mo, naka-primera, lagay mo yung susi, start mo, tayo mo yung motor, alisin mo sa side stand, naka-first gear ka na, pull to clutch, lalo na yung may mga clutch switch, ayan, pull to clutch, ayan, then start the bike. Pag nag-start ka ng bike, the bike is now running. Pero syempre, huwag mong i-release yung clutch. Wait 30 seconds, and then you're ready to go. Alright, so that's it. Na-share ko lang sa inyo kasi naisip ko yung kanina dahil may napanood akong video na yung rider, sipa, tadyak sa shifter. Sa shifter dahil primera, pag angat neutral, pupunta ng segunda. Pag sa segunda, pag tapak, pupunta ng primera. So, pabalik-balik yung paa. Kung sa tutuusin naman, hindi naman talaga natin kinakailangan pumarada ng naka-neutral ang ating mga big bikes. It's better to park in gear. Okay. Mayroon nga pala akong ginawang videos, mga natabunan na yun, yung tungkol sa stoplight. Pag naghihintay ng stoplight, the rule is, hindi naman the rule, pero ito yung sinusunod ko na strategy. Kung yung stoplight is less than 60 seconds, hindi na ako nag-neutral. Nakaabang na ako sa first gear. For safety yun. And again, marami na akong nagawang video tungkol doon, natabunan na lang. Pakihanap na lang sa mga uploads. And kung yung stoplight naman is more than 60 seconds, i-check ko muna yung likod ko. Kung safe ba ako, wala bang tatama sa likod ko. I-check ko muna yung paligid ko. It's more than 60 seconds yung stoplight, then I will go on neutral para lang makapagpahinga ng kaunti yung kamay ko. But then again, sa stoplight, less than 60 seconds, we don't need to go neutral. Just be prepared to go. Stay on first gear. Alright, hopefully makatulong yan sa inyo, lalong-lalo na sa mga naka-big bikes na nahihirapang hanapin yung neutral sa kanilang mga motor. Kahit ako, dito sa motor ko, at kahit dyan sa motor na yan, sa experience ko, may mga panahon talaga na mahirap hanapin yung neutral, may mga panahon na hindi. Then natutunan ko yung tamang paraan. Just don't look for it. Just don't use neutral. Okay, I'll see you on another video.